Update tayo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. At may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Rafi, sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol nga sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo, inilahad ng kanyang byuda na si Pamplona Mayor Janice Digamo ang mga problema sa Negros Oriental dahil umano sa pag-abuso ng mga tebe sa pera at kapangyarihan nila. May problema raw sa kapulisan na magpapablotter lang e minsan kailangan gobernador pa ang tatawag. Pag tebes aniya ang kalaban, walang abogadong tatanggap ng kaso. Minsan pa nga raw, piskal pa umano ang magsasabi sa nagre-reklamo na wag na itong ituloy at umatras na lang. Ganito rin daw ang sitwasyon sa iba't ibang ahensya sa probinsya gaya ng Department of Agrarian Reform na takot kumilos para sa mga magsasaka dahil baka umano patayin sila ni Congressman Tebes. Ipinakita rin ni Mayor Digamo ang listahan ng 49 pa na biktima ng pagpatay sa Negros Oriental mula 2007 at marami pa raw na wala dito sa listahan. May connection daw ang mga kaso. Halimbawa niya, ang pumatay sa isang biktima, isa rin pumatay sa dalawa o tatlong iba pang biktima. Patunay raw ito na may private armed groups ang mga Tebes. Tanong ni Committee Chairman Sen. Ronald Bato de la Rosa, hindi ba sila nahuhuli? Bakit pareho yung mga suspect? Ang sagot ni Mayor Digamo, may ibang nahuhuli pero meron din kasing hindi. May natanggap din daw na impormasyon si Mayor Digamo na tuloy ang illegal na isabong sa probinsya nila na minamanduhan umano ng anak ni Congressman Tebes na si Kurt Matthew Tebes. Dagdag ni Saturn Mayor Fritz Diaz, karamihan umano ng may ranggong pulis sa lugar nila ay bayad ni na Congressman Arnie at kapatid na si dating Governor Henry Tebes gamit ang pera mula sa gambling. Sagot naman ni Governor Henry na narito rin sa pagdinig, hindi siya sangkot sa gambling o anumang numbers game. Nagbigay na raw siya ng waiver sa Department of Justice para tingnan ang mga bank account niya. Makikita raw na hindi siya biglang yumaman at naroon din ang mga ari-arian niya at wala raw ditong nanggaling sa illegal na aktibidad. Pero humirit ulit si Mayor Diaz na i-check din ang mga taong malapit kay Tebes sa Dumaguete na ani ay mga dummy account. Lahat daw kasi ng kaklose niya, e bigla namang yumaman. Samantala, maringi tinanggi ni Sen. De La Rosa ang kumakalat sa social media, partikular sa lalawigan ng Negros Oriental na biased umano siya at nabayaran ni suspended Congressman Arnie Tebes. Sabi ni De La Rosa, hindi sa bayaran, hindi tuta at hindi rin sa kaanak ni Congressman Tebes. Ang paliwanag ni De La Rosa, ang asawa niya ay may auntie na nakapangasawa ng Tebes na taga Dumaguete pero hindi raw ito related o hindi kamag-anak ng pamilya ni Congressman Arnie Tebes. Humingi naman ng pasensya si Mayor Digamo kay De La Rosa at sa mga miyembro ng komite ng Senado na dala lang daw ng pagmamahal ng mga taga-Negros Oriental sa kanyang asawa na si Governor Digamo kaya minsan may mga nagsasabing ganoong bagay. Pero naniniwala aniya sila na magiging patas ang komite sa pagdinig at umaasang makakamit sa huli ang hustisya para sa lahat ng biktima sa pagpatay na ito. Nagpapatuloy pa rin sa ngayon ang pagdinig, Rafi. At yan ang pinakasarihong balita mula rito sa Senado. Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.